Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide, lalo na po sa ating mga kababayan, overseas Filipino workers, saan man sa mundo. Sumasa inyo ang isa namang edisyon ng ating programa ng Mahiwagang Mundo ng Politiko. Ngayong araw ng Sabado at muli, ako po ang inyong makasama, si Raymond Tinaza. At ito mula sa ating pinanggalingan noong last episode sa bahagi pa rin ng Central Luzon ay dumako sa bahagi pa rin ng ating siyempre ang Luzon area dahil tayo naman ngayon ay bibiyahe at lalapat malapit na ang bakasyon. Mike, ito maghanda-handa na dahil tayo ngayon ay bibiyahe papunta sa bahagi ng Oriental Mindoro kung saan ay patok na patok ang mga pasyala na mga beach na pwedeng puntahan ngayong summer season at lalapit na ang Semana Santa. At makikumusta tayo sa ama ng lalawigan ng Oriental Mindoro. At syempre, wala nang iba, hindi na po ako magpaligoy-ligoy pa ating kilalanin at i-welcome sa programa si Oriental Mindoro Governor Homerlito Bones Dolor. Magandang umaga at welcome sa programa, Governor Bones, sir. Magandang umaga po at magandang umaga din sa ating mga kababayan nakikinig. Ayan. Una-una, we just would like to know more about you, Governor. At pang ilang term nyo na pala as Governor ng Oriental Mindoro? Second term, sir. Ah, okay. So, mula sa ngayon, saan po kayo nang galing sa political career? Nagsimula ba kayo as mayor? Ngayon ako ay nagsisilbi na ng 32nd year ko sa public service. Wow. Nag-start tayo bilang SK chairperson ng Adria Luna. That's 1992. Mm. And then I was elected SK president the following month of Nauhan. Then after 3 years, I was elected SK Provincial Federation President ng Oriental Mindoro. That's in 1996. Mm-hmm. I was not able to finish yung aking second term kasi kumandidato na ako na board member at the age of 23. Wow. Became the youngest board member of Oriental Mindoro at 24 years old, 2001. Then after 9 years, I became vice governor in 2010 at the age of 33. Then governor at the age of 42. Ayun. So, ang inyo bang karera sa politika, Governor, ay dahil it runs in your blood o angkan ba ang pamilya Dolor sa politika? Hindi po. Ako po yung kauna-unahang Dolor na nagsilbi sa bayan sa aming lalawigan simula nung ako'y kumandidato. And I'm very happy na nagsimula tayo hindi dahil political family kami, kundi nagsimula tayo dahil may gusto tayong gawin para sa bayan. My parents are both public school teachers. Mm-mm. And I was raised and born in Nauhan. Dito ako lumaki, dito ako nag-aral, at dito din ako nagtatrabaho up to now. So hindi pala yung typical, lalo sa ibang mga probinsya, na mayayaman talaga, may pondo, pangkampanya, at may angkan talaga ng pamilya. So kayo ay parang may story natin na from scratch yung political career ninyo, Governor Bones. Opo, yun po yung pinagpapasalamat natin that despite the fact na hindi nga po politically inclined yung family namin before, hindi sa political family talaga, hindi naman po kami katulad ng iba na madaming pera na pwedeng gamitin. At at the same time, it's the performance that propelled my political career na hanggang marating natin itong governorship ngayon. Dahil para po sa akin, yung public service kasi is a very noble profession that we do it, or I do it personally, kasi parang ito na yung it's my way of life. I have served the people every day on a daily basis dahil isa siyang uri ng bukasyon at isa siyang uri ng misyon. And I feel gratified. Masaya ako at saka at the same time, parang fulfilled every time na may nagagawa ako mabuti para sa mamamayan. Well, nakakatuwa naman na malaman, mapakinggan yan, Governor, na ang mga taga Oriental Mindoro ay may story natin na parang politically mature at matatalinong botante dahil hindi sila yung typical o traditional na tumitingin doon sa may 3G, yung may guns, gold, and ano pa yung isa? Girls? O yung mayayaman at may guns, provincial? Guns, goods, and gold. Gold. Yun.
Yung iba, may girls pa. So, maganda na hindi sila ganun, tipo na butante. At yun nga, describing yourself ay talagang depende yan sa performance at sa kung ano yung nai-offer nyo talaga at hindi kung ano yung bit-bit ninyo, Governor. Opo naman, may 3G din naman po yung province namin, yung mga butante namin. Mm-mm. They look after 3Gs. They look after good plans. Yun. They look after good performance. And they look also for good qualities of who they elect. Oh. And I'm very happy na dumating na po kami sa ganong klase ng political maturity as far as my elections are concerned. So I cannot speak po for the other politicians. Yes. I cannot speak for the other names or personalities. But as far as I'm concerned, napatunayan ko na po yun, not one election but several elections now and before. Mm-mm. Tama po kayo. Eto, gusto lamang din namin makikumusta, Governor, thereafter a year, matapos yung Mindoro oil spill. Masabi ba natin na sa ngayon, as we speak, ay fully recovered na ang inyong lalawigan from that impact ng oil spill, Governor, sir? As far as the effects of the oil spill to the environment, we cannot say we're 100% recovered, yes. But I can fully say that all our water, meaning the water jurisdictions of the province, municipal water is concerned, we are 100% acceptably clean according sa mga bases na binibigay ng DOH at saka ng DENR. Ganon din naman, as far as our fisher folks are concerned, they can now go to the sea to fish on a regular basis. Wala na kaming restrictions sa kahit anong areas within the province of Oriental Mindoro. As far as tourism is concerned, we are back to full blast tourism. As a matter of fact, ang aming tourist arrivals recorded as of December 31, 2023, na hit namin mas mataas pa yung record from the pre-pandemic records ng tourist arrivals. Mm-mm. Meaning, since wala na yung restrictions, wala na rin yung restrictions ng COVID-19, mas marami pa yung dumadating sa Oriental Mindoro, considering na mas marami na silang pwedeng puntahan sa Oriental Mindoro ngayon. As far as our economy is concerned, after the effects of oil spill, nakaka-recover na rin sa losses and the damages that we have incurred dahil ang aming mga mamamayan ngayon can naturally go back to their source of living, hindi lang yung agriculture, but also aquaculture. Ito, just to give us an idea, Governor, mga estimate lang, mga magkano yung halaga ng on the economy yung naidulot ng oil spill na yon? You mean damages? Yes. Mga magkano, more or less? Walang fixed kasi kinukulit pa up to now yung naging total effect niya sa buong ekonomiya, both yung economy ng mga tao na nasa line of work na inland at yung mga ang source of livelihood ay mga nasa karagatan. Uh-oh. At the same time, yung kasing environmental damage nito which has a far-reaching effect to the local economy, kasalukuyan pa rin itong pinocompute ng mga experts kasi we are no experts man. Hindi eksperto ang pamahala ang panlalawigan dito. Mm-hmm. Pero I can assure you, masyadong malaki yung naging epekto nito, lalo na doon sa purchasing power ng mga nasa tabing dagat. It's just good that ang ating mga ahensya ng gobyerno, particularly DSWD, BIFAR, our Department of Agriculture, our TESDA, DOLE, Department of Tourism, as well as some private entities shared a lot of their resources and their programs na mamitigate yung impact nito sa local economy during the onset of the oil spill. Mm. Ito, siguro yung lesson learned, not only for the residents o sa mga official dyan, pero meron ba kayong parang in-adapt na parang stricter regulations para maiwasan na maulit yung oil spill that, like doon sa passage ng mga barko, yung mga oil tankers dyan sa inyong sakop na karagatan, Governor? Locally, we have measures as far as the municipal waters are concerned. Yes. However, yung kasing mga tanker at saka yung mga ro-ro vessels na dumadaan, remember, one of the busiest routes going to Visayas in Mindanao ay yung Verde Island Passage. Mm-hmm.
wala kasing ibang daraanan except kung manggagaling ka ng Manila o Batangas, iikot ka ng Occidental Mindoro, which is very far at masyadong mas malalaki pa yung island because that's facing Pacific, that's facing the West Philippine Sea. Ang tanging daanan ay itong Oriental Mindoro side between Batangas and Oriental Mindoro, Marinduque and Oriental Mindoro, Romblon and Oriental Mindoro. Walang regulating authority or power ang province. However, we have already written Marina on how to regulate this further kasi mas gusto sana namin, since this is a marine conservation, this is the center of the center of biodiversity in the world, that's Verde Island Passage, baka pwede yung malalaking tanker sa halip na dumaan sa aming karangatan, umikot na ng Occidental. The other one is this, and that's the reason why we're pushing for the construction of the Batangas-Mindoro Bridge, because in a way, that will lessen the possibility ng oil spill. Dahil kung may bridge na, yung mga barko na nagdadala sa amin ng oil o yung mga oil tankers, pwede nang sa bridge dumaan. So yung chances ng oil spill malilessen. Kalawa, pwede nang dumaan sa pipe, yung oil pipes mula sa Batangas refineries. And thirdly, pwede nang dumiretso sila from mainland Luzon to Visayas and Mindanao using the bridge. So yan yung long-term plan. But for the meantime, the best way to prevent this is that una, for Marina and the Philippine Coast Guard to be very strict on the documentation about the ships that will be given permission to pass this route, and at the same time, inspecting talaga. Hindi ba sila overloaded? Sila ba seaworthy? At the same time, do they have the necessary permits to transport these very dangerous cargoes? Ito, curious lang, may ituturing na parang ignoranteng tanong, Governor. In the first place, meron bang economically or financially benefit na nakukuha? May nagbabayad ba yung mga like mga tanker na yan, mga barko na dumadaan sa inyong waters, like passage fee? Meron ba o talagang dumadaan lang sila at wala kayong nakukuha, nakukulekta? Wala po. None at all. Kasi kung bakit wala kaming kinukulekta dito kasi yung dinadaanan naman nila ay hindi part of the municipal waters. Sulugi pala. Wala nang binabayaran tapos nagka-aberya. Eh kayo yung sumasalo doon sa pinsala kapag ka nagkaka-oil spill, Governor. Correct. It happened before, lalo na nung panahon ng Doña Paz. I don't know if you can still remember that. I was still very young. Yung Doña Paz nung nagkaroon ng tragedy dito sa area namin sa Nauhan. This is the same spot kung saan yung MT Princess Empress ay lumubog. Kami nag-suffer noon ilang taon din dahil hindi kami makapangisda because of the presence of, alam mo na, nakakalungkot. Dahil kumakain ng marami nating tao siguro ngayong oras na to, yung mga patay na nakita. So that brought a lot of havoc sa aming, not only sa fishery industry, but also doon sa water reservoir. Ang tagal namin hindi makainom ng tubig galing doon sa mga water sources na galing sa tabi ng, nagmumula sa tabi ng dagat. Kaya napakahirap talaga ng situation namin considering na dito talaga dumadaan yung maraming mga barko, whether passenger or tanker. Yun nga. Ay, dahil at the end of the day, ang talagang meron namang jurisdiction over those vessels ay yung marina na talagang strictuhan yung kanilang regulasyon, lalo na at yung clear talaga kung ano yung daladala at hindi na lang magkagulatan na yung declared ay cargo lamang pero yun pala ay langis, Governor. At least meron kayong idea rin kung ano yung mga dumadaan dyan sa inyong mga territorial waters ng Oriental Mindoro, Governor. Tama po. That's why doon sa isasampan naming kaso sa Ombudsman, kasama po dito yung mga personnel of Marina who were remiss of their responsibility or in a way, hindi lang basta remiss, kundi intentionally. Yes. Pinayagan nila kahit alam nilang illegal or irregular ang mga documentations ng may-ari ng barko. Kung gagawin lang kasi din ng mga tao sa gobyerno, sa mga ehensya ng pamahalaan, yung trabaho nila na walang tinitingnan kundi kung ano yung safety and security ng mamamayan at what will be beneficial to the nation, maiiwasan sana natin or mababawasan natin ang mga trahedyang nangyayari sa atin. Ang institusyon ng pamahalaan ay napakaganda. Only that may mga
personalities or personnel ang pamahalaan na salit na gumawa ng mabuti, salit na gumawa ng tama, they chose na magtakip ng tenga, magsara ng mata, but at the same time, for a sum of money, they do something that is patently illegal or at least hindi man sa patently illegal, pero it will definitely affect yung implementation ng mga programs and projects of the government. Hindi lang talaga illegal, kundi mahitorin din na immoral dahil kapag ka nagkaroon ng mga ganyang disgrasya, nakasira yan ng kabuhayan ng mga inosenteng sibilyan, mga mamamayan, governor. Pero eto, bago ako lilipat sa ibang usapin kaugnay dyan sa lalawigan ninyo, may I just would like to know, Governor, kung yung Bang Oriental Mindoro ay agricultural province, Governor? Yes, sir. We have two major sectors na inaasahan namin para mag-produce ng income para sa aming lalawigan at sa aming mamamayan. Number one is agriculture, and included with it is the aquaculture. Yes. At yung tourism. Basically, Oriental Mindoro, for the past several years, if not decades, kami isa sa mga pinakamalalaking producers ng palay, at marami sa kinakain ninyo sa Metro Manila, sa Southern Luzon, sa Visayas, and some parts of Mindanao are coming from Oriental Mindoro. As a matter of fact, we are considered also part of the major rice granaries of the Philippines. During the pandemic period, we have supplied a lot of provinces and municipalities and cities ng aming mga palay. Ganon din naman, bukod sa palay, we produce fruits and vegetables. Ganon din po, yung Oriental Mindoro ngayon, nagpo-produce kami ng sibuyas. Actually, we are number 8 top producing provinces of sibuyas. Ito na nga, yung problema natin na hindi lamang actually buong bansa at hindi lang Pilipinas kundi maging buong mundo, yung El Nino phenomenon, tagto yun. So, ramdam na ba dyan, lalo na sa agricultural sector, yung impact ng malalang tag-init at governor? Opo. As a matter of fact, as of this moment, dalawa ng munisipalidad ang nagdeklara ng state of calamity. Una yung Bulalakaw, ikalawa yung bayan ng Mansalay, sapagkat sa kasalukuyan, kumigit-kumulang na sa 1,600 yung ating mga ektaryang naapektuhan ito, particular sa Bulalakaw at Mansalay, sa sektor ng palay, at saka yung mga high-value crops natin, including melon, sibuyas at bawang. Mga magsasaka nating naapektuhan, more or less, ganun ding bilang, 1,650. At yung italang losses natin, as of last week lang, ha? Wala pa yung ngayong bagong week na to. So last week, umaabot na sa more or less 349 million pesos. Ngayon, sa pinakahuling pakikipag-ugnayan natin sa ating PDRRMO, pinasusubaybayan natin at yung iba pang bayan kasama yung Provincial Agriculture Office, dahil maaari nang nararamdaman sa iba pang bayan yung sobrang init, at wag naman sana, pero may posibilidad na maapektuhan din yung ibang bayan. Kaya dahil dito, pinahahanda ko na ang province-wide assessment report ulit na pinakalites ngayong linggong ito, at hinihingi ko ang rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at ng aming Provincial Agriculture Office if we will extend the declaration of state of calamity, at least sa ibang bayan, yung preemptive measures pwedeng ma-in-place sa iba pang bayan ng Oriental Mindoro. Kasi with the projection of pag-asa na 2 to 3 months pang tatagal tong init na to, malaking damage and losses ang dadalhin nito sa aming sektor ng agrikultura, hindi lang doon sa palay sector but also to high value crops at yung mga inland aquaculture industry namin, sapagkat napakadami din namin mga palaisdaan na umaasa doon sa tubig na natural na nanggagaling sa aming mga water sources. E kung patuloy ang iinit, bababa ang tubig, iinit ang temperatura ng tubig, hindi na din ito maganda para sa ating mga isda. Oo nga, kasi last Saturday pala, Governor, ang naging guest programa ay si yung Mayor Jan sa Bulalakaw, and he was saying na nasa more or less hundreds million na yung lumalabas na losses sa mga crops. Pero ngayon, tama yun, lumaki pa, nasa 300 million
more or less na sa buong lalawigan. Ngayon, kung may dalawa ng bayan na nagdeklara ng state of calamity, mayroon bang posibilidad, wag naman sana, pero are you seeing the possibility na yung buong lalawigan na ng Oriental Mindoro ay magdeklara ng state of calamity? Dahil ang sabi ng PAGASA, wala pa nga tayo sa summer season actually, patikip pa lamang yung init na nararamdaman natin, Governor. Yun po yung sinasabi ko kanina. Nihintay ko lang po yung final assessment report ng PDRRMO at sa Provincial Agriculture Office with the recommendation kung i-recommenda na ba nila na mag-declare ng state of calamity sa probinsa. Two reasons kasi yun. Una, dun sa mga actual losses na na-incur na, at yung isa naman is to prevent further losses pa on other LGUs ng probinsya. Pero sa bagay, parang devil's advocate, pero parang mas maganda na magdeklara na lang, di ba? Parang kasi, on hindsight, parang wala namang negative. Meron ba, kung meron, na parang negative effect pag magdeklara ng state of calamity other than yung positive side na automatically, pwede na niyo magamit yung 5% ng inyong ERA o yung calamity fund, Governor? Opo, may mga regulasyon kasing sinusunod para makapagdeklara ng state of calamity. Kasi ayaw din naman nating gamitin na yung state of calamity is just a simple piece of paper na parang, okay, gusto natin magdeklara. It must be based on numbers, statistics, projections, and especially, kailangan base siya sa rekomendasyon ng mga opisina na siyang in charge para pagdating ng oras mag-audit sa amin, hindi kami ma-audit na at the whims and caprices of the politicians or of the leaders, gumamit na lang kami ng calamity fund. Hindi naman dapat ganun. O yun, yun ang wisdom. At eto, Mayor, ay Governor, kung yun nga, apektado yung agricultural sector, meron naman tayong pambawi yung sector naman ng turismo. Maliban sa Puerto Galera, na siyempre, pag sinabing Oriental Mindoro, Puerto Galera, dahil sa napaganda, yung White Beach, meron pa bang ibang bayan dyan na gusto ninyong, o nais din namin malaman na maaring option, pasyalan dyan sa Oriental Mindoro, Governor Bones? Opo, ang Oriental Mindoro ay mayaman sa tourism destinations, hindi lamang sa iisang bayan, kundi buong lalawigan. Yung karagatan ng Puerto Galera ay napakaganda, pero meron pa rin mga katulad nito na maaaring puntahan ng ating mga mamamayan. From Puerto Galera to Bulalacao, remember, 13 out of 15 LGUs namin ay tabi ng dagat. So, yung Bulalacao po, napakaputi po ng buhangin dyan. Pinagmamalaki namin yung maraming isla ng Bulalacao na maipukumpara na rin ang dagat nito sa Boracay. Dahil ang Bulalacao po at ang Boracay magkaharap lamang. So, mayroon din po tayo may pagmamalaking mga beaches sa Mansalay, sa Rojas, ganun din po sa Pola, Pinamalayan, at iba pang bayan. Ganun din po, mayroon kaming mga inland water tourism spots. Ano po, like Infinity, na Infinity Farm sa Bacoon, may pagmamalaki namin. Isa sa pinakakilala ito ngayon, dinadayo, hindi lang ng mga taga Mindoro, but ng taga Metro Manila at ibang bayan. Meron din po kami dito ang water sports, yung Jolly Waves, na bubuksan na ulit namin after the pandemic. Mabubuksan na po ulit ito. Ito sa pinakamalaking water sports po dito sa rehiyon or maaaring sa Southern Luzon region. Meron din po kaming lawa na may pagmamalaking. Napaka-pristine po at napaka-preserve ng lawang ito. Ang aming mga kabundukan na ginagawa po ang paboritong akyatan ng ating mga mountaineers ay napakaganda din pong destinasyon para sa mga turista. Samantalang last year po, ititinagurian ng OTOP, ano po yung Association of Tourism Officers of the Philippines. At ginawa nilang awarding sa Boracay. Annual awards po ito, yung Pearl Awards 2023. Ang Oriental Mindoro po ang tinaguri ang grand winner ng Best Provincial Government Tourism Program. Ito po yung establishment namin, ng bagong-bago naming Oriental Mindoro Heritage Museum at yung Oriental Mindoro Heritage and Cultural Center sa Mansalay, samantalang yung museum ay nasa Calapan. These are two areas na pwede pong puntahan at pinamalaki namin ito ang pwedeng maihilera sa mga magagandang museum, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Maaari din pong pasyalan ng ating mga kababayan sa malalapit na area. Yung aming binuksan last year na Plaza del Gobernador,
isa po itong water, ano, ito, dancing fountain park, o musical dancing fountain park, na kung saan pwedeng mag-enjoy yung pamilya habang nanonood sa indak ng musika at kumakain ng mga miyembro ng pamilya habang sumasayaw, habang nanonood, nagpapahinga. Marami pong tourism destination sa Oriental Mindoro. Ang kailangan lang po nila, pumunta ng Batangas Port kung manggagaling ng mainland Luzon. Nag-establish na po kami dyan ng Provincial Tourist Assistance Desk sa Calapan Port at saka sa Batangas Port. Meron na din po kaming mga Tourist Assistance Desk sa lahat ng LGUs sa Oriental Mindoro. Nag-declare na rin po kami ng Red Alert Status for DRRM security and personnel dito sa mga areas na dadagsain ng mga tao. Samantalang para po sa mga activities, open po ang Oriental Mindoro Heritage Museum at ang aming Oriental Mindoro Heritage and Cultural Center sa kabuuan ng Holy Week. Buo din po ang mga aktibidades ng Centurion at Moriones Festivities in Bansud, Gloria, Pinamalayan at Calapan. Meron po kami itinagmamalaking Stations of the Cross sa Mansalay na kung saan pwede nilang puntahan. The Holy Week Concerts sa Puerto Galeras, particularly sa White Beach. At siyempre po, yung sinasabi natin, bubuksan na po ngayon yung Jolly Waves ngayon darating na Semana Santa. Ayun, hindi pala makakasapat kahit yung buong summer ang gugugulin para maikot, mapasyalan lahat ng mga naggagandang tourist destinations dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. By the way, totoo ba, Governor, yung sinasabi na compared sa ibang mga tourist destinations sa bansa, dyan sa area nyo, sa Oriental Mindoro, sa Puerto Galera in particular, hindi siya ganun kamahalan yung mga pagkain like mga seafoods and any na pagkain dyan. Totoo po. Dahil totoo po. Locally produced. Totoo po. We don't import our food. Self-sustained po ang supply ng pagkain dito. Ang pork, ang beef, ang seafood, gulay, bigas. Lahat po ito pinoproduce locally sa Oriental Mindoro. Maaaring kumukuha kami ng ilang items galing sa labas, pero ito po yun lang mga items na wala mismo sa loob ng Oriental Mindoro. Let's say, for example, supply ng carrots o supply ng mga vegetables natin na galing Baguio or galing sa malalamig na lugar. But basically, prutas, vegetables, bigas, isda, gulay, seafood, even hipon, alimango. Dito po, nagpo-produce po kami. Napakalaki pong area namin sa aquaculture industry ng Oriental Mindoro ang nagpo-produce ng mga alimango at sugpo namin para sa ating mga bisitang turista. Ito, Governor, parang as I am imagining yung kwentuhan natin, kumbaga parang nailatag na na ininyo, na yung administrasyon, yung mga kinakailangan ng mga infrastructure para kumbaga yung momentum ng growth ng lalawigan ay magpapatuloy at hindi madiskaril. Sa ngayon, ano pa yung parang nakikita ninyo na parang in terms of infrastructure na kinakailangan dyan para yung accessibility ba ng to and fro ng mga goods at even ng mga visitors, Governor? Yan nga po. Nabanggit ko kanina that we are pushing for the construction noong Mindoro-Batangas Bridge or yung Super Bridge from Mindoro to Batangas to Mindoro. We call it Super BBM. At sa kasalukuyan po, maliwanag ang ating pakikipag-ugnayan sa mga proponents nito na kung saan nasa period na po sila ng pagtatapos ng bathymetry at topographic survey para ma-ensure na yung pagtatayuan ng bridge nito ay sapat, secured, matibay, and less ang magiging environmental damage. Secondly, bukod po sa bridge, makakatulong din po ng malaki ang pagtatayo namin sa partner ang Philippine Ports Authority ng aming inaasahang magiging isa sa magiging paboritong destination for cruise. Meron na po tayong ngayong itatayong cruise port at cruise terminal dito sa Puerto Galera sa pamamagitan po ng partnership ng Philippine Ports Authority at ng provincial government ng Oriental Mindoro. Ganon din naman po, patuloy nating inilalagay sa roadmap ng National Economic Development Authority ang expansion at rehabilitation ng ating Pinamalayan Airport at ng Calapan Airport. At balang araw, we are proposing po, while it may not be called private o solely private airport, pero pangarap din po natin at ng katuwang mayor ng Puerto Galera na magkaroon po ng isang airport sa Puerto Galera. Sana, na kung saan, Ken, meron na po ito. Pinasama na po natin ito sa roadmap ng 2023 to 2028
ng Mimaropa na kung saan ipinupush namin with NEDA na matapos ang feasibility study nito para kung sakaling makikita na talagang very feasible, ito po ang magkikita dun sa mga international tourists natin na diretso na po from their countries papunta ng Oriental Mindoro through Puerto Galera Airport. Ay, siguro parang suntok sa buwan ba yun? Parang na-imagine ko kasi na parang harinawa magkaroon ng parang yung PNR ba, biyahing papuntang Oriental Mindoro someday para yung accessibility sa kanila ng train. Mas mabilis siguro Governor Bonds. Wala ba yun parang in the pipeline pa siguro? Pero sana in the coming years ay magkaroon ng ganong connectivity yung larger Luzon hanggang dyan sa inyo, Governor Bonds. Siguro po yung maganda nga pong pangarapin yan in the long run. Ang akin po ngayon ay yung bridge is more feasible. Kasi kung may bridge na eventually, then madali na pong isunod yung pinapangarap ninyo. Eto, Governor, samantali natin dahil ngayon ay International Women's Month. Siguro ang inyo pong mensahe rin, pagbati sa mga dakilang kababaihan, mga nanay, mga ate, at ilan pa na miyembro ng hanay na mga kababaihan dyan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Governor, go ahead po. Opo, ang pamahalaang panlalawigan po ng Oriental Mindoro, katuwang po ang aking may bahay at ang aking mga kasama sa pamahalaang panlalawigan ay nakikiisa sa pagdiriwang na ito ngayon. Napakahalaga po ng role na ginagampanan ng mga kababaihan, una sa pamilya, kasi hindi mabubuo ang isang pamilya kung wala ang isang babae. Sabi nga natin, hindi po pwedeng tatay lang ang nanganganak at ang nagpapaanak. There must be a woman. Kaya nga ang completion ng family is a father and a mother and then a child. Sa aspeto po ng pamayanan, napakahalaga po ng role ng kababaihan sapagkat paglabas natin ng tahanan, maraming trabaho o maraming gawain ang ginagawa ng kababaihan kung saan very much nag-i-excel po sila lalo na sa sektor ng edukasyon, sektor ng turismo at sektor ng livelihood. Ganon din po, napakalaki ng role ng ating kababaihan sa sektor ng pamahalaan. Nakita naman natin na ang ating gobyerno sa Pilipinas, dalawang beses na tayo nagkaroon ng dalawang babaeng pangulo, nagkaroon na rin tayo ng mga senador, kinatawan sa kongreso, mga leader political sa local government units na mga kababaihan. At marami ding kinikilalang babae sa sektor ng ekonomiya at negosyo. Samantalang ang kababaihan din po ay kinikilalang mainam na kabahagi ng simbahan at ng komunidad sa pagpapaunlad nito, hindi lamang sa aspeto ng pinansyal, sa aspeto ng ekonomiya, kundi sa aspeto ng moral at kabuuan. Kaya nga po, sa araw na ito ng pagdiriwang ng International Women's Day, International Women's Month ngayong buwan ng Marso, buo po ang aking paniniwala na ang babae at babae hindi man pantay sa lahat ng bagay dahil sinasabing may kanya-kanya silang areas na magaling sila, pero naniniwala po kung very complementary ang roles ng babae at ng lalaki sa pagpapaunlad ng lipunan na nagsisimula sa pagpapaunlad ng pamilya. Balang araw, lalo natin itong makikita ang kaugnayan ng pagkakaisa, pagkakapantay at pagtutulungan ng mga babae kasama ang mga lalaki ang siyang magiging susi para mas maging maganda, maunlad at mapayapa. Hindi lang ang aming lalawigan ng Oriental Mindoro, hindi lang ating bansa, kundi ang buong mundo. This world needs peace. And if everyone is part of it, we will achieve it. Ayun, very, very well said, Governor Bonds Dolor. With that, muli, maraming salamat sa inyong pagpapahiram ng napakahalaga ninyong oras sa ating programa. At stay safe. Good luck po sa inyong mga pangarap para sa Oriental Mindoro at sa inyong pong political career. God bless at happy weekend, Governor Bonds Dolor, sir. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng Panginoong may kapayo. Yan mga kapolitiko, napakabilis ng oras. Natapos na naman ang panibagong edisyon ng ating programa. At bago tayo mag-segue, mag-extro, magpaalam, ika nga, gusto ko lamang din magbigay ng kaunting, kumbaga ano bang tawag doon, Mike, seeds, yung opinion of the day, yung kaugnay sa pagdiriwang, paggunita ng International Women's Month, Women's Day. So, eto lamang, mula sa inyong kabaro na lalaki, syempre,
kung hindi ninyo mabigyan ng masaya, matiwasay na buhay ang mga kababaihang nakapaligid ninyo sa inyo, like yung mga nanay, ate, at inyong makarelasyon, mga misis, huwag na ninyong bigyan ng sama ng loob, ng stress, at ng sakit sa kalooban. Dahil hindi na nga ninyo nabibigyan ng kung anong kailangan nila, ano ang gusto nila, wala kaming karapatan para bigyan pa sila ng sakit ng ulo at sama ng loob. So kung tayo, Mike, kung hindi natin maibigay yung mga ganyang buhay, at least tayo siguro pwede tayong makapagbigay na magandang lahi na lamang. Biro lang. Pero anyway, love, respect, but at the end of the day, ang pinakamaganda sa atin mga kalalakihan, ang pwede natin maibigay talaga sa mga kababaihan ay respeto. With that, maraming salamat sa inyong pagsama sa aming programa at edisyon ngayong araw ng Sabado, International Women's Day. Ito po ang inyong programang Mahiwagang Mundo ng Politiko, at ako po si Raymond Tinaza. Stay safe, happy weekend mga kapolitiko!